Santo, amado, amado Espírito Santo, Senhor, Santo, 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 Sant
sa maging labati mo, maging matali mo ang kaugnayan, sa pagsunod namin sa iyo sa mapagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, makapusap na ng hanggang. Pagbasa mula sa sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilang ko, lalo sa Panginoon, ay namamanhid sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nakarapat sa mga inawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakababa, mabalik at mayaga. Magmahal kayo at magpapakamahal. Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakasa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng Diyos ng makayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayun din naman, iisa lamang ang pagkasa ng mga lahat. Dulot ng Tumalo,
kapatid na maraming publikano pa ng mga maskari. At sila ay magkakasala o kumain. Nang makita ito ng mga pariseo, nang sila, tinanong nila ang kanilang mga alagad, bakit sumasalo sa mga publikano o mga maskari ang kanilang buro? Narinito ni Jesus at siya ang sumagot, ang mga may sakit ang nanaitala ng mga tao, hindi ang mga walang sakit. Umayo kayo na wala ninyo ang kaulugan ko. Aba, ang ibig ko at hindi hangin. Sapagkat naman ko ako upang mawagin ang mga kasalanan, hindi ang mga baral. Now, I'm sorry, I'm not going to
Humusog ang Diyos sa butikan ng ating buhay para tayo at inahon. Mayroon pa tayo karanasan na pagkasabi natin na katulad ng mga salatan ay ang Diyos ay nakisama sa atin at tayo ay kanyang pinag-usap, binigyan ng pagkataon at inahon sa ating alam at kapangyarihan. Saan natin naranasan ang dakilang awa ng Diyos. So, sana po ma-identify natin yung mga pangyayari sa buhay natin na naramdaman natin yung dakilang awa ng Diyos. Saan po ba na patalpo sa ating pamumuhay ang Diyos ng Ama? Saan po nakasalo ang Diyos ng Ama? Ama namin, ikaw ang babae ng mga panalangin.
Upang
Thank you.
na siya sa hindi na masayang pagpapatuloy. Misan matang